track, y'all. Hello mga boss, this is RJ from Gen Network Cebu. So meron tayo dito ang i-release na unit. Tapusin nyo lang ang video nito para malaman nyo ang total presyo ng ganitong setup na naka 15 inches mugs and naka dual aircon ng kanyang unit. So mga boss, ang unit na ito ay Suzuki Everywagon 4x4 dual power slide 660cc K6A engine ito mga boss. So meron pa rin na-confuse mga boss, no, kung ito ba ay electric or gasoline. So, para po ito sa mga nagbabalak kumuha or may plano kumuha ng ganito sasakyan, ito po ay gas type na sasakyan. So ito mga boss is naka-dual aircon ang kanyang unit. So pag naka-dual aircon po tayo is mag-upgrade po tayo ng malaking condenser and nag-additional tayo ng dalawang fan. So yan lang po yung in-upgrade natin mga boss. So hindi tayo nag-modified sa ating compressor para hindi mabigatan yung kanyang unit. So ito mga boss is ito yung fog lamp ng ating unit na naka-LED na. Tapos yung headlight natin is upgraded to LED type na rin. So malakas po yung ilaw natin pag sa gabi. So ito yung emblem natin. So buksan natin yung hood kung ano yung laman ng hood natin mga boss. So nandito pala yung mechanical switch ng hood natin mga boss, nasa passenger side. So hihilain lang yun para buksan ang ating hood. Ganyan lang yung pag hindi tayo nag-add ng push button, nasa passenger side po yung opener ng hood natin. So dito mga boss is nandito ang ating brake fluid. Ito yung sa water natin, sa wiper natin. So ganyan lang, madali lang i-refill. So bago yung radiator cap natin mga boss. Tapos check din natin yung reserve ng coolant natin. So okay naman, nasa saktong level lang. Tapos ito naman yung brake fluid natin mga boss, napaka-accessible ng brake fluid natin. At saka yung radiator natin mga boss, pati na yung tubig sa ating wiper. So pre-check lang talaga tayo sa ating unit mga boss, every long ride. I-check talaga natin yung coolant at saka yung engine oil, yan yung pinaka-importante sa ating unit. Tapos nag-upgrade pala si customer ng 15 inches mugs by MMD Tires. So contact lang po kayo sa MMD Tires, yan po yung nagsusupply ng aming magandang mugs. Yan. So yung kasama ng basic price mga boss is 13 inches lang. So nag-upgrade si customer into 15, additional cost ito ni customer. And then yung gap ng kanyang gulong mga boss is ganyan na talaga pag mag-upgrade tayo ng 15 inches mag. So dito naman sa loob mga boss, so titignan natin kung ano yung mga additional ni customer. So, unit pala niya mga boss is single slide lang and naka dual aircon. So ito yung temperature gauge mga boss. Dito mo mamomonitor yung init ng ating makina at saka yung voltage ng ating sasakyan mga boss. So nakikita no, ito yung battery. So malalaman niyo mga boss kung good condition yung alternator ninyo pag ginapakan nyo yung gasoline. Naglo-load ng kuryente o tataas ng voltahe yung voltmeter natin dito mga boss. So titignan natin, i-check natin. So nakikita nyo halos tumaas ng 1 volt ang ating voltmeter. So yung unit pala natin mga boss is power slide, single power slide lang. So ito yung switch ng kanyang power slide. So i-engage lang natin yung push slide mga boss para mag-activate yung power slide natin. So napaka-advanced po ng ating unit mga boss, kahit ito ay isang surplus lang. So yung pag-close natin is hold lang din natin ng mga 2 seconds. So ganyan lang yung pag-switch ng ating unit. So mga boss, kung gusto natin na manually open yung power slide natin, so i-disengage lang natin tong push slide natin mga boss para mag-manual open na tayo sa ating sliding door. So yan po yung isa sa pinakamagandang feature ng sasakyan natin mga boss. And then mga boss is nag-upgrade din si customer ng dual aircon. So maraming nagsasabi no, pag nagka dual aircon is mahirapan yung makina
So, for your information mga boss, ang in-upgrade lang natin is pinapalakihan natin yung condenser natin at nag-additional tayo ng dalawang radiator fan. So, hindi tayo nag-modify sa ating compressor. So, ito yung sinasabi ko na pangalawang radiator fan mga boss. Ganyan. So, para malamig talaga yung aircon natin. And then mga boss, yung compressor natin is same sa stock lang. So, hindi talaga natin pwede i-modify yung compressor natin. So, ito yung aircon natin mga boss. Kahit mainit, nabumoist pa rin yung aircon natin. Ayan. So, dahil po yan sa pinapalaking radiator natin and sa extra na radiator fan. And then dito pala mga boss is nag-upgrade din pala si customer ng backing sensor. So advisable to or bagay po ito sa mga baguhan na driver. Lalo na mga boss sa mga hindi pa sanay magbabacking or magpaparking ng ating mga sasakyan. So ititesting po natin ito mga boss. Tutunog po yung ating backing sensor kung may malapit na tatama sa ating likod. So ganyan lang mga boss. So ito po ay isa sa magandang i-additional na mga customer natin mga boss yung backing sensor. So magagamit talaga natin to tuwing magpa-parking tayo. Tapos ito yung dual aircon natin mga boss, evaporator. Yung ganyan lang, napaka-simple, napaka-linis and napakalamig ng ating air condition mga boss. So nandito yung switch ng ating dual aircon mga boss, tapos may separate switch pa rin. So may low, high and off yung dual aircon natin mga boss. Ayan. So para na-upgrade po tayo ng dual aircon mga boss is isa sa pina-upgrade pa rin natin sa ating customer is pinapalakihan natin yung battery storage capacity ng ating battery mga boss para hindi mahirapan yung ating alternator mga boss. So nakikita nyo, nagmumoist pa rin yung pangalawang aircon natin mga boss. So yung pag-upgrade natin ng dual aircon mga boss is optional pa rin yan sa ating customer kung gusto niya mag-additional ng dual aircon. So dito naman mga boss sa Apple steering natin is si customer yung pumili ng design and nag-additional si customer ng third bench type na back chair mga boss. So ang pagpasok ng ating passenger dito sa third back chair natin mga boss is ganito lang, napaka-simple. I-fold natin ng pangalawa yung second back chair natin mga boss. So ganito lang yung gagawin. Hihilain lang yung strap sa likod mga boss. Yan, kayang-kaya kahit isang kamay. Yan. Yan lang mga boss. And then napakalaking space na yung mararaanan ng ating passenger papuntang likod. So ayan. So i-demo din natin yan mga boss no. Kahit may third bench yung likod, may space pa rin yan dahil foldable pa rin yung third bench type natin mga boss. Ayan. So ang pumili ng Apple steering mga boss sa ating upuan ay si customer. Tapos mga boss, i-check natin yung makina natin mga boss. Ayan. So bagong linis na. Na heavy PMS na po ito mga boss. Pinapalitan na po natin ito ng spark plug, air filter, and of course nag-change oil tayo at ETF oil natin mga boss. Ayan. So nandito yung turbo natin mga boss. So sa cooling system natin mga boss is nagpalit rin tayo ng thermostat at thermocap para bago talaga yung cooling system natin mga boss. So ganyan. So naka PMS na yung unit natin, pati yung mga under chassis mga boss, nagpapalit tayo ng mga bushing. Dito naman mga boss, nag-upgrade din si customer ng roof rail and roof rack. So ito yung roof rail mga boss, yung mataas, mahaba. Tapos yung sa taas naman is yung roof rack. Ganyan. Yan. So simple lang po yung kanyang unit mga boss, naka 15 inches mags. Tapos naka sporty spoiler. So ito yung sporty spoiler mga boss, pwede tayo mag-additional para good looking yung ating unit. So yan po ay request ni customer mga boss. Tapos dito naman sa ating plate holder mga boss, nag-extend tayo sa ating plate holder dahil hindi po kasya yung plate natin dito sa Pinas mayuyupi. So kailangan natin ng plate holder mga boss. Tapos ito yung backing camera natin mga boss. Yan. So ito yung backing sensor na sinasabi ko mga boss na pag may malapit na tatama sa ating unit is tutunog yung sensor natin sa harap. So yan po ang isa sa advantage pag naka backing sensor po tayo mga boss. Tapos dito naman sa likod mga boss, ito yung third bench type natin mga boss. So mapufold pa rin ito. So hihilain lang natin tong strap mga boss para magfufold yung ating bench type natin sa likod. And of course mga boss, may pangalawang fold pa rin ito para
Kung may mga gamit tayong ilalagay dito sa ating likod, mga boss, is malaki pa rin yung space na magagamit natin dito sa likod. So, kahit minivan lang ang ating unit, mga boss, is malaking space pa rin yung loob. Maraming makakasakay. And pwede rin ito pang business, mga boss. So ito yung advantage ng ating minivan, mga boss. Yan. So, check natin yung kabilang side. Ayan. So, yan po yung itsura. Fold lang natin and hihilain yung strap sa likod. Ayan, napakaganda. So, yung basic price pala ng ating unit, mga boss, is nasa 295,000. So, ang inclusion po ng 295,000, mga boss, is may registro na po yan. Bagong pintura. And of course, 13 inches yung mags natin. Bago yung gulong, yung mags bago. So, naka-heavy PMS na. Total na presyo ng itong unit, mga boss, sa ganitong setup na naka-dual aircon, naka-roof rail and roof rack, and naka 15 inches trims, is umabot ito ng mga 350,000 all in all. Hindi po kasama yung shipping fee. So, yun lang po, mga boss. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aming YouTube channel at Facebook page, mag-like na po kayo para updated kayo sa mga bagong disenyo na ilalabas namin kagaya nito. So, yun lang muna, mga boss. This is Jen at Work Cebu. Peace out! We'll be right back.